Hi po, ito na naman po si Hernan ng MITS PH at sa video na to ay sasagutin natin yung tanong ni Sir Al Briquillo kung paano gumawa ng calling card or ng business card sa Photoshop at kung paano i-print ng back to back, yung sakto lang. So kasi nagiging problema niya, nakagawa nga siya ng business card pero pag piniprint niya, so ipiprint niya yung front, pag print nung back ay hindi sakto. So nasasayang yung kanyang papel. So paano ba yung technique dito, no? So una, meron tayo dito ng sample na business card. Ngayon, bago kayo gumawa ng business card dito sa Adobe Photoshop, make sure na standard yung kanyang size. Okay, ang standard size, ito po para makita natin. Punta tayo sa image size. So kung ilalagay natin yan sa inches, ang standard niya, ang width niya is 3.37 inches at ang height ay 2.125 inches. Okay, yan po ay pagka naka-landscape ang orientation. Kapag naka-portrait naman ang orientation, babaliktarin nyo lang yung values. Pagpapalitin nyo lang yung values. Okay? Now, isa pang pinaka-importante ay yung kanyang resolution. So, ang resolution ko dito ay 500 pixels per centimeter. So, 500 pixels per centimeter. Bakit po? Ang default po niyan kapag ka 3.37 by 2.125, ang resolution na default niya ay 42 pixels per centimeter. Ang masaklap nun, pagka ipiprint nyo na, ay pixelated yung mga maliliit na text. So, as much as possible, bago umpisahan ang paggawa ng business card, ay iset na sa ganitong parameters, no? Yung kanyang width, height, at yung resolution. Napaka-importante po nyan. Okay? So, take note na ito ang dapat na exact na values. Pwede nyo gawin 700 yan, pwede nyo hanggang 1000, depende sa inyo. Pero dapat hindi siya bababa sa 500 pixels per centimeter. Okay? So, okay na natin to. Okay, the next thing naman na gagawin natin, syempre ay isa-save na natin siya as a JPEG image. No? So, file, save as. So yun, sinave ko na siya na ang pangalan niya ay sample.jpg. So save na natin yan. So nandun na siya sa folder, some folder siya, dito po siya sa, nilagay ko po siya sa aking desktop at narito siya sa isang folder. Ngayon ang susunod naman na sasagutin natin ay kung paano to ipiprint ng back to back. Let's say may likuran to, no? Halimbawa lang may likuran to. So, paano niya ipiprint to ng back to back na saktuhan lang? Yung harap at likod ay sakto lang, no? So, applicable to hindi lang sa business cards. Pwede rin tong, itong technique na to ay parehas din sa identification cards or sa mga handouts na mga maliliit na cards, no, lalo niyo sa mga birthdays, no, yung mga thank you cards, ganon. Okay, so sa greeting cards pwede rin, although yung sizes no na iba, pero ang concept nito, ang idea nito ay paano niyo ipiprint ng back to back na sakto lang. So okay, now dito sa business card, so since nagawa na natin siya at na-save na natin siya, ang unang-unang gagawin natin, although may ibang option to, no, may ibang option, pero ayoko nang sumakit pa yung ulo nyo na alamin pa yung mga parameters kung paano ginagawa yon. Ibibigay ko dito yung method na mas madali nyo masusundan, no? So out of the box tayo dito ngayon. So ano ang gagawin natin? Buksan natin yung folder kung saan natin siya sinave. So, ang gagawin lang natin dyan ay ika-copy natin to. So, Ctrl-C sa inyong keyboard. Ctrl-C as copy. And then, Ctrl-V to paste. Ipe-paste natin siya. Nang ipe-paste,
hanggang magkaroon tayo ng 10 cards dito sa ating folder. So, Control V. So, number 2 na yan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, meron tayong 10 items. Ayun, makikita nyo dito, 10 items. So, meron tayong 10 business cards dito. Pare-parehas lang naman yan. Okay, ganyan din ang gagawin nyo sa susunod na folder naman. Gawa din kayo ng ibang ng another folder at doon nyo ilagay yung likuran. Yung likuran nitong card na to. Okay, gagawin nyo rin siyang 10 kopya. Okay, bakit natin ginawa ito? So, malalaman nyo dito. So, minimize muna natin. Ngayon, ipiprint na natin siya or ile-layout na natin siya for printing. Pupunta tayo ngayon sa File, Automate, Contact Sheet 2, no? Contact Sheet, ito. Click natin yan. At ngayon, mamimili tayo kung folder o file. So, folder yung kailangan natin. So, i-choose natin, hanapin natin siya. Choose. So, nandun siya sa aking desktop at naroon siya sa New Folder 2. Okay? So, okay ko siya. Ngayon, dito, ang units natin ay inches, no? So, ito naman yung width 8.5, ang height ay 11. Iyan po ay size ng letter size bond paper or letter size na specialty board. Okay, kung long size or legal size, ilagay nyo dyan. Kung A4, kung ano yung dimension ng A4, yun ang ilalagay nyo dyan. So, dito sa sample na to, ang ginamit ko lang ay letter size. So, 8.5 by 11. Okay? So, yung resolution niya, 118.11. Leave ko na yan, na ganyan. So, take note of this parameters, no? I-take note nyo po yan. Importante yan. Now, dito naman, sa bandang ibaba, place across first. Okay? Columns, dalawang column ang gagawin natin. So, ibig sabihin, dalawang column yung lalabas dun sa ating bond paper. Mamaya, makikita nyo yan. Yung rows ay 5. So, 2 columns and 5 rows. Yung vertical, ito po ay spacing. Huwag po natin i-check yung auto spacing. So, tanggalin natin yung auto spacing at lagyan natin ng 0.2 inches sa vertical at sa horizontal naman ay 0.15 inches. Okay, so take note again, ito ang mga parameters nito. So now, ang gagawin ko lang ay i-okay ko, no? Okay? At gagawa na yan ng contact sheet once na hinit ko yung okay button. Okay? So dito sa ating mapapansin nyo sa layers panel ay nagja-generate siya ng image na merong image mask. Ayan, nagke-create siya. So, 10 yan yung gagawin niya, 10 piraso. At dito na sa ating canvas, makikita nyo, naka-line up na dalawang column at 5 rows. Okay. So, eto na po ngayon ang print layout natin. Okay. So, dahil ang lahat ng kanyang spacing, lahat ng parameters niyan ay designated or tayo mismo ang naglagay. Meaning ay pare-parehas po yan. No? Absolute po. Yung pala yun. Yun yung term nun. Absolute na yung kanyang mga positions dito. Kasama na yung mga margins. Both vertically and horizontal margins are absolute. Okay. Ngayon, ang gagawin nyo na lang dyan ay File, Print, and then piliin nyo kung ano yung printer nyo, no? So, akin yung Canon MP230. So, wala na akong gagawin dito. Wala na rin akong gagawin dito. So, naka-check na yung center. Ang scale nya is 100%. At ang gagawin ko na lang na dito ay i-click yung print na button. So, kapag kinilik yung print button, magpiprint na po yan.
Okay? So, halimbawa na nag-print na siya. Kapag nag-print na siya, babaliktarin nyo lang yung paper na nilagay nyo doon sa inyong printer. Baliktarin nyo lang. And then, punta uli kayo sa File, Automate, Contact Sheet, and hanapin nyo naman yung folder kung saan nandoon yung likuran. No, yung likuran nitong bond paper. So, kung ano ang position dito, kung ano mga positions niya, ganun din ang positions nung likuran. So, kapag pinrint nyo po yan, ay eksakto yan. 200% eksakto po yan. Kapag ka nag-cut na po kayo, yan, pagbaliktad nyo, saktong-sakto, accurate yung positioning ng front at nung back ng inyong business card. Ito po ang importante dyan, size ng ating business card. Punta tayo sa image. So, take note na yan po ay in inches, 3.37 ang width at 2.125 inches ang height. And ang resolution ay dapat hindi bababa sa 500 pixels per centimeter. Okay? Sa atin po ng mga contact sheet, ang parameters naman po, siyempre, ang units natin ay inches. At una, dito muna, hanapin nyo muna yung source images. So, in inches, kung short bond paper or letter size bond paper, siyempre, 8.5 by 11 inches. So, 2 columns tayo and 5 rows. Ito po yung vertical at horizontal spacing. 0.2 inches vertical, 0.15 inches ang kanyang horizontal spacing. So, cancel lang natin to. So, doon sa inyong folder, ikakopy nyo lang na ikakopy hanggang makasampung copy po kayo para hindi na mahirap yung, para hindi na madagdagan yung mga ina-explain ko dito na parameters kung paano sila ilalagay doon, paano ipe-place isa-isa, o paano maduduplicate yung business card doon sa ating contact sheet. So, hindi ko na yun ipapaliwanag kung ano-ano pa yung mga parameters na yun. Ang gawin nyo na lang, para mas madali, yung inyo pong na-save na business card ay i-copy nyo lang po 10 times. So, kailangan 10. Para saktong-sakto siya sa ating contact sheet. So again, this is Hernan po from MIT SPH. Sana po ay nasagot ko ang inquiry nyo, ang tanong nyo. And enjoy lang po sa paggamit ng Adobe Photoshop. Maraming salamat po.